Nag-cancel na naman si Kaloy. Naipit lang daw sa meeting. Tagal na yung uli nilang dalaw, ah. Eh, big time na yung anak mo. Hayaan mo na. Babawi naman sila. Bata pa ni Kaloy dito. Teka. Asan na yung pictures ko dito? Paano ka naman makakasama dyan sa mga pictures? Eh, minsan ka lang naman nakauwi. Asan na ba yung mga albums dito? Gamitin ang mga mata. Ito. Ma? Oh. Tingnan mo to. Ito yung una kong alis eh. Diba? Oo nga. Gusto niya nga yung sumama eh. Daddy, saan po kayo pupunta? Sabi ko, anak, babalik agad ako. Unang tawag ko noon, galing Saudi. Hello, Daddy. Nung narinig ko ang boses sa telepono. Daddy, kailan ka uuwi? Miss na miss na kita. Hirap palang timpi ng luha. Hanggang sa ilang uwi ko pa, nakalipat tayo sa sarili nating bahay. Gandang-ganda nga kayo nun, di ba? Nakala tuloy ni Kaloy eh. Hindi na ako aalis kasi may sariling tayong bahay eh. Daddy, please don't go. Kaso, grade 6 pa lang siya rin eh. Nahirapan na akong umuwi. Ang dami nangyari. Katrabaho na siya. At malaking kumpanya agad. Proud na proud ako sa kanya. Mm-hmm. Nakabili na siya ng sasakyan. Kinasal. Nagkaanak. Wala man ako doon. Hindi naman ako nahuli sa balita. Nahuli lang siguro ako nung uwi. Hanggang ngayon naman eh. Yun pa rin ang hangad ko. Magkaroon kami ng panahon. Kahit konti lang. Kung sana nakaka-uwi ako sa mga importanteng araw niya. Di sana naging malayo ang loob ng anak natin sa akin. Hindi mo naman kasalanan yun. Lahat naman ng ginawa mong sakripisyo para sa amin. Ay naku! Tama na nga yung drama na yan. Halika na, matulog na tayo. Ika na. Mauna ka na, susunod na ako. Sige, magtagal ha. Mwah! Kailan kaya pwede sila Kaloy? Busy nga raw. Tatawag naman yun. Pwede sila. Yeah. Ma? Hindi ba parang familiar tong bahay na to? Sa bagong pace. Malapit sa atin. Tata! Lolo! Ah, nakita niyo na ba yung bago ng bahay? Okay. Kailangan sa malapit kayo lumipat. Pray like father, like son.